Umabot sa 4 na bilyong piso ang hindi autorisadong koleksyon ng prize fund taxes, ayon kay Senador Rafi Tulfo. Ang kabayaran ng prize fund tax ay ipinawalang bisa ng ipatupad ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion, TRAIN, law. Sa halip, ang final tax na 20% ay ipinataw sa mga prize at winnings ng Philippine Charity Sweepstakes at Lotto na lagpas P10,000. Sa pagdinig Senate Committee on Games and Amusement hearing, isinumite ng Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO, ang mahigit 3 na bilyong piso FINA tax at P-bilyong Prize Fund Tax Bureau of Internal Revenue, BIR, mula 2018 hanggang 2021. Paano po nangyari ito, na wala sa PCSO at sa BIR ang nagtanong or umalma? Hindi naman pwedeng sabihin na hindi ninyo alam na may binago ang TRAIN law dahil nagbayad kayo ng bagong 20% na final tax na nakalagay sa TRAIN law. Pero bakit yung bahagi na hindi na itutuloy yung 5% prized fund tax ay hindi ninyo napansin, tanong ni Tulfo. Masyadong malaki itong halaga na ito para sabihin na nagkamali lang po. Ano ang dahilan bakit nagtuloy-tuloy ang pagbayad ng prize fund tax, dagdag niya. Sa panig ng PCSO, kinukulekta nila ang prize fund tax dahil kinukulekta aniya iyon sa kanila ng BIR. Sa bahagi ng BIR, sinabi nito sa PCSO na maghain sila ng tax refund alinsunod sa Section 229 ng Tax Code nang sa gayon ay maibalik ang prize fund tax kung saan plano nilang ibigay ito na lang sa Small Town Lottery Operators, STL. Pero giit ni Tulfo, mas mainam na ibigay na lang ang na-rebate na prize fund tax sa mga charitable institution. Ipamigay na lang po natin sa charity. Nandyan po yung Philippine Children's Hospital na naghihingalo. Nandyan po yung East Avenue Hospital. Doon niyo po siguro ilagay yung funds na yan, sabi pa ni Tulfo. Dahil dito inula ng komento sa social media ayon kay Mario Amulo, hi, salamat, pati yung iba nating senator ngayon nising na at sumisbay na kay Senator Rafi Tulfo, thanks God, sana marami ka pang matulungan na magising ang ibang natutulog dyan na politiko gising na para sa taong bayan. Ayon din kay Gina Jupio, God bless Ido Senator Rafi Tulfo, dot the best ka talaga. Dagdag din Aristotle Nicolas, God bless you all. Bill ay tanging para lamang sa Kamara at walang kaparehong sertifikasyon para sa Senado na patunay na hindi ito kailangan sa ngayon. Samantala, inihayag naman ni Senate Finance Committee Chairman Senator Sonny Angara na kakaibang hakbang ang naging pagkwestiyon doon sa Korte Suprema ng Makabayan Bloc ukol hindi nagdedesisyon ang hukuman ukol sa constitutionality ng isang panukala at yan ay kung hindi pa naman ito ganap na batas. At ayon niya, nananatili kasing political issue ang nasabing usapin hanggat ito'y maging ganap na batas. Kapag naging batas na niya ito, ang pagkakataon naman ay para maaari ng idulog ang issue sa hudikatura. Gayunman, malaya ang sino man ang makapagpasak lolo sa korte kung sa kanilang paniniwala ay may mga paglabag sa saligang batas. Una nga rito ay nagpatulong na rin sa kataas-taasang hukuman ng Makabayan Bloc para ipadeklarang unconstitutional ang pagkaka-aproba ng Maharlika Bill doon sa panig ng Kamara at salungat din ang pag-certify doon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. doon sa naturang panukala at idiniklara nga itong urgent measure. Ang amphibious landing exercises na ito sa pagitan ng mga tropang Pilipino, Amerikano at Hapon ay bahagi ng pagpapalitan ng kaalaman sa humanitarian assistance at disaster relief. Sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Tokyo, nagkasundo sila ng Japan na gawing mas madalas ang ganitong aktibidad para masiguro ang kapayapaan sa rehiyon. Ayon sa Pangulo, nais ng Japanese government na iangat ng kooperasyong ito sa mas mataas na antas. We will also look into ways to promote our defense equipment and technology cooperation and to strengthen cooperation amongst the Japan, the United States, and the Philippines. It's just a question of degree because we really haven't talked about it in detail. It's just been a proposal. Meron, well, there is the equivalent of a PFA for the Japanese. There is another proposal from the Japanese on a U.S.-Japan-Philippine tripartite agreement. Yun, bago yun. So that we really have to discuss what exactly does that entail. And of course, we have to talk to the Americans also para makita kung ano ba talaga ang rules that are being played. Should there be a tripartite agreement?
Dagdag ng Pangulo, interesado rin ng Japan na gawin na ang support base ng Philippine Coast Guard sa Subic, Zambales. Bagamat plano pa lamang, ayon sa Pangulo, ay makakatulong ito sa Pilipinas lalo na sa kakayahan nito magpatrol sa teritoryo nito, lalo na sa West Philippine Sea. Ngunit paglilinaw ng Pangulo, papayag lamang siya sa kasunduan kung hindi ito makikita bilang isang forma ng agresyon. Imbis na pinapakalma natin ang sitwasyon sa South China sa ginagawa natin, mas magiging mainit, di ba? That's not what we want. Ang iniisip ko lang, yung ating mga fishermen, kailangan maprotektahan, kailangan maliwanag na tayo sa Pilipinas na talagang na we are patrolling our waters and making sure that it is well recognized na yan ang talagang territory talaga ng na maritime territory talaga ng Pilipinas yan. Samantala, malapit na raw i-anunsyo ng Pangulo ang karagdagang 4 na military bases na maaaring puntahan ng mga sundalong Amerikano sa pamamagitan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Magkakaroon siya ng command conference kasamang security cluster ng gabinete hinggil dito. Lagi kong iniisip yun. Kasi nga, lagi tayo nagsasabi, gusto natin mapayapa at hindi magulo, at may safe passage ang ano. Eh, kung tayo pa gagawa ng, we will instigate an increase or in the tensions, yun ang talagang dapat nating iwasan. Nakikita rin daw ng Pangulo na maaaring magkaroon ng security cooperation ng mga bansa sa Southeast Asia. Pero hindi ito pangungunahan ng Amerika gaya ng Southeast Asian Treaty Organization o SEATO na nabuo noong dekada 50. George Cahiles, CNN Philippines. Lumipad patungong Iloilo ang ilang mambabatas para sa pagpapatuloy ng konsultasyon ukol sa mga panukalang amyendahan ang konstitusyon. Ito na ang ikalawang pagdinig na ginawa ng House Committee on Constitutional Amendments sa labas ng batasang pambansa. Noong nakaraang linggo, nagdaos ng konsultasyon ang komite sa Cagayan de Oro. Ang mga politikong pabor sa Chacha sinabing napapanahon na ito. As a former mayor of Ormoc City, I fully understand and support the importance of foreign direct investments in our city, especially to the provinces. Maski na hindi natin itatanong ang mga mayors, and I have them 18 under my wing, lahat po sila gusto na amyendahan ang ating konstitusyon. Pero mismong si Pangulong Bongbong Marcos, sinabing hindi prioridad sa ngayon ang pagbabago sa konstitusyon. It's not a priority for me because it's maraming ibang kailangan gawin eh. Maraming kailangan, there's so many other things that we need to do first that we can still do, we can achieve, kung nakukuha naman natin yung gusto natin, but within the present constitutional, the way the constitution is written. Sa kabila nito, desidido ang Kamara at Senado na ituloy ang pagtalakay sa Chacha. Ang pinuno ng Senate Committee on Constitutional Amendments na si Senador Robin Hood Padilla, sinabing obligasyon niyang isulong ang kanyang mga advokasya, suportado man ito o hindi ni Marcos. Ayon naman sa pinuno ng House Committee on Constitutional Amendments na si Congressman Rufus Rodriguez, may kalayaan ng Kamara na magdaos ng pagdinig bilang hiwalay na sangay ng pamahalaan. Mismong ang pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez, sinabing tsa-tsa na lang daw ang kulang para mahikayat ang mga dayuhang negosyante. Once we open it and once we revisit economic provisions to make it less restrictive, then I think we will get, you know, the final success that we are all being looking for. You know, the Philippines, you know, moves up from the third world country tier to second world, to a developed country status. May nakakasapang pagdinig ang komite ni Rodriguez sa Pampanga ngayong linggo. Pagkatapos nito, pag-uusapan ng mga mambabatas ang kanilang mga susunod na hakbang tungkol sa Chacha. CNR Canghel, CNN Philippines.